Okay, sa engine ng Kincollect 125, so meron tong 124.9cc. So, yun, 125 na to. And of course, may kita natin CVT. So, CVT type to, belt type po tong bike na to. And of course, automatic to. And ayun, Euro 3 compliant. Pero yun, carbureted to. So, yun, Euro 3 compliant na rin tong bike na to. Pero yun, ang standard talaga ngayon is Euro 4 na, tsaka naka FI. Pero okay pa rin sa performance ng bike na to. Malakas na to para sa 125cc. Actually, di ko nga akalain na ganito mag-perform tong bike na to. Okay naman yung power delivery, okay sa akyatan, hindi naman na ako nabibitin. So, wala ka namang hanapin sa bike na to na bilis kasi yun nga, by its look pa lang, hindi naman mo kailangan ng bilis dito. Pero yun, still, it performs good. So, sa akyatan, hindi naman ako nabitin. So, tandaan natin na mabigat sa busina mo to, mabigat po akong tao. And ayun, minsan may angkas pa. So, yun, na Quezon ride ko na to. And ayun, yung akyatan, okay naman. And nakakatawa kasi the way it performs, parang hindi siya 125. Pero yun, wala nang top speed or acceleration to. Wala ka namang hanapin na ganun dito. Pero, sa bike na to, okay ang performance nito. Nakakatuwa na maganda ang performance ng Kincollect Italia 125. So, brakes naman sa unahan, meron tong disc brake. May kita natin, naka-disc brake to. And of course, wala siyang ABS actually. So, brakes niya sa unahan po, it's malax masyado. Talagang prone siya sa slide, sa skidding. Pero if you get used to it, yun, okay naman. On time naman yung pag-into niya. Siyempre, makakatulong din if yung gulong is magandang quality, makapit. So, yun, mas malalas yung skidding niya. Pero, ang kagandahan dito yung nga naka-disc brake, tsaka malakas. Talagang as in malakas yung brakes sa unahan. So, kailangan mo lang kilalanin yung brakes, yung konting adjust lang. I mean, yun, makakuha niya yung stopping power nito. So, practice lang ng brakes dito sa Kincollect. Actually, unahan pa lang, hihinto ka na. Yun yung nakakatawa dito sa bike na to. And ayun, may kita natin dito sa likod. So, naka-disc brake na rin siya. And ayun, stopping power again. Ang settings ng King ko dito, malakas masyado. So, yun, nag-prone sa locking and sa skidding ng gulong. So, you should be careful talaga when it comes to braking sa bike na ito. Pero, yun, pagka nga nakuha mo na and yun, nakuha mo na yung braking power na to and na-gets mo na. So, yun, you'll get used to it naman. So, mape-prevent naman yung skidding niya. Pero yun nga, makakatulong if meron na tong ABS. Pero yun, yung bagong version nito, yung Nudo tsaka yung FI version na 150, ayun, may ABS na. Pero again, dito sa Italia version, wala tong ABS. So yun, you should be careful sa brakes. Tsaka makakatulong siguro kung papalitan nga ng gulong, as I mentioned kanina, na mas makapit. And ayun, yung mga gulong naman niya sa likod is rim 12. So parehong rim 12 yung gulong niya, yung profile niya. Pero sa likod, it's 130x70. Sa unahan naman, it's 120x70. So, ang stock na brand ng gulong ng Kincollect is Kenda. So, I don't recommend this tire, yung stock tires niya. Pero okay naman siya sa tuyo. Pero sa mga konting basa, ayun, prone siya sa skidding or sa dulas. So, yun, isa sa mga better na upgrade dito is gulong talaga muna. Pero so far, ayun, kinakalbo ko muna yung gulong na sinusulit ko. So far, okay naman. Talagang kailangan lang maging maingat. Talaga, kapag ka sa basa, yun, or umuulan na yun, talagang ingat lang. Pero yun, kung meron kayong i-upgrade dito na una, gulong. So, replace those tires. So, much better naman if yun yung maunang gagawin yung upgrade dito. Suspension sa unahan, naka-telescopic fork naman to. Pero yun, sang adjustment nito sa unahan, malambot. So, konting dagdag ng fork oil, so yun, okay na. Pero yun, sa gusto kong settings, kasi ayoko nung masyadong malambot eh. Pero yun, konting dagdag lang ng fork oil, okay naman. Pero if gusto nyo naman yung lambot or comfort nung sa unahan, yun, pwede nyo namang hindi na i-adjust or dagdagan ng fork oil. So, okay naman ang suspension niya sa unahan. It handles well naman. So, wala naman ako naging problema. And, ayun, masarap naman siya gamitin. Ayun, suspension naman tayo sa likod. So, these are not the stock suspension. Hindi ito yung stock na suspension. So, pinalitan ko na siya.
Kasi yung stock suspension nito sobrang tigas. Sobrang tagtag. So matagtag siya. Actually, di siya matigas. Matagtag. So yun, kaya ko siya pinalitan nito. So this is OKD Performance. So it's ano, Thailand brand. So yun, katapat niya mga YSS, ganun. So okay naman. Ang kasukat niya is pang NMAX. So this is for NMAX actually. Ayan, nakikita natin may baso na. So okay naman yung brand na pinalit ko. So yun, mas naging comfortable yung bike. Mas naging planted sa cornering, mas ramdam yung difference. So ano, kumpara dun sa stock. So hindi na siya ganun katagtag, mas planted sa cornering, mas okay. So yun, isa yun sa upgrade na ginawa ko dito. Is yun, suspension. Ito yung una kong ginawa talaga dito. So sa para sa mga may Kimco-like or sa kukuha ng Kimco-like, so yun. Suspension sa likod po ang magandang isang upgrade. So yan, OKD. So ayun, overall naman sa suspension settings, sa ginawa ko yung upgrade dun sa likod and yung sa unahan. So okay naman, mas naging planted yung bike. Yun yung gusto ko sa ano, suspension settings niya ngayon. So mas comfortable, mas planted. Ramdam mong ano, planted yung motor eh, dahil lang sa suspension. And of course, mas ramdam mo yung power delivery kasi yung power loss may iwasan. Kasi yung stock shocks niya, ramdam mong yung lifting ng likod kasi yung chassis nito, or actually, this is a GY6 bike. Yung engine nito is a GY6 base. So, ang GY6 po is naka-hanger type. So, parang may hanger yung engine niya dun sa chassis. So, hindi siya directly coupled dun sa chassis. So, yun, ramdam mo yung lifting effect. So, nagli-lift yung puwet niya kapag ka nag-throttle ka minsan. So, yun, power loss yun kapag ka nangyayari. So, dahil dun sa suspension, nung pinalitan ko, actually, mas maba ng konti yung ano, suspension niya ngayon. Tsaka, mas pwede mong iset. So, yun, mas ramdam mong nawala yung ano, lifting effect. So, nangyari, mas ramdam mo yung response ng motor, yung power delivery. So, yun lang yung mga ginawa ko dito. And, okay naman. So, goods naman yung settings na ngayon. And, I like it. Kaya nga like it. Isa sa nakakatuwa dito sa Kimco-like 125 Italia is storage. Ang dami niyang lalagyan. So, dito pa lang sa ilalim, yun, may kita natin lawak nito. Actually, hindi naman kasha helmet, pero makita natin may lalagyan. So, yun, pwede mong ilagay dito yung mga rain gear mo, yung mga riding gears mo. So, yun, okay no okay siya. And yun, nandito yung tank. So, okay yung pagkakagawa ng upuan na yan. Meron siyang parang stopper. So, hindi siya basta-basta babagsak. Yan, ito yung storage number 1. So, dito naman, storage number 2. Yan. So, yun. Dito mo pwede ilagay yung paperworks mo. So, nandito yung mga paperwork nito. And ayun, may kita natin. Meron siyang charger port. So, yun. Bibili lang kayo ng adapter for USB. Meron ka na charger port. And pwede mo ilagay dito yung phone mo. And yun yung nakakatawa dito. Storage talaga. And pwede ka pa maglagay ng kung ano-ano dito eh. So, yun, paperwork and ano, phone charge, pwede ka mag-charge sa loob. And ayun, may kita natin floorboard. So pag may backpack kayo, so yun, pwede nyo ipatong dyan yung backpack nyo or grocery. So nakaabang naman yung sa grocery, pwede nyo isapit dyan and nakapatong. So okay na okay ang storage ng Kimco-like. So dito ako natuwa eh. And of course yun, naglagay na rin ako ng top box. Actually, nung nakuha ko tong bike na to, may top box na. Kasi hindi ko siya brand new nakuha. So, nakatawa na meron na siyang top box. Pero, I would replace it ng leather type para mas bagay. And ngayon, pwede nyo pang lagyan ng mga storage yan eh. Pwede nyo pasabitan dito ng saddle bag. And ngayon, meron siyang aftermarket na parang bracket mounting para sa bag, another bag dito sa unahan. So, pero hindi ko nagagawin yun. So, yun. Yun yung mga storage ng Kimco-like. Nakakatawa. Madami. So, may kita natin mga ilaw niya. It's stock pa rin to. Halogen. So, yan. Isa yan sa pwede nyong i-upgrade. Upgrade na lang ng H4 na LED. So, pag na-upgrade nyo yun, okay na okay naman. So, gwapo naman tingnan. Pero yun, upgrade ko yung bulb dyan. And of course, ganun din dito sa signal lights niya. Ayan. So, pati park light. Yun, nasa ilalim yung park light nito eh. So, it's all halogen pa, hindi pa siya LED. The only thing na LED here is itong ilaw niya sa center. So, yun.
para ma-identify nyo na Italia version ang Kimco Like. So yun, ito. Yan, para siyang nakatuxedo. So ito yung Italia version. Kasi yung non-Italia, hindi ganito yung dibdib or yung front. Yan, pag Italia ganito. So para siyang may Iron Man dito. Tapos para siyang nakatuxedo. Makikita natin na yan, oh, para siyang nakatuxedo something na ano. Or para siyang naka formal attire. So yun, gwapo naman tingnan. So nakakatuwa tong bike na to. And here at the back, so makikita natin halogen pa rin. And halogen, halogen. So these are the minor things na pwede nyong i-upgrade dito sa Kimco Like 125 Italia. And ganun din yung kanyang sa ano, sa plate light. So yun, nothing fancy. So talagang ano to, classic retro ang Kimco Like Italia. Pero yun, mga pwedeng i-upgrade niya. So this is the front gauge. So nothing fancy again. So wala tong mga TFT or something. So all analog except for the time or the clock. So yung clock is digital. Pero yun, yun, it's all analog. Makikita natin yung speed, fuel, signal lights, and your high beam. So that's all. And your ano, total tip or yung total auto nitong bike. So nakaka 5,000 pa lang tong bike na to. Pero yun, sa loob naman ng 5,000 eh, grabe na yung pinakita nito. Especially sa mga long ride. So yun, nothing fancy here. And yun, 2 buttons lang para dyan sa clock. Para ma-adjust mo yan. And ayun, meron tong what do you call this? Yung pass light. So meron to nun. So pipindutin mo lang to para meron kang passing light. And high beam. Tapos yun, signal lights. Yun sa busina. And of course, yung light switch. And your start. So yun, nothing fancy here. And yung quality ng grips. Yan, that's isa yun sa mga papalitan ko. Ayan. Pero yung mirrors, goods na goods to. Gusto ko yung mirror nito sobra. I like these mirrors. Hindi naman siya kinilawang. Good quality naman. So yun, naglagay lang ako ng cellphone holder. So pero mali tong mount nito eh. Papalitan ko to. So yun, that's all for the cluster gauge and your instruments. And ayun, upuan. So sa upuan, okay yung leather niya. Pero papalitan ko yung leather nito kasi pag-practice na ng pusa to. Pero yun, sa lawak ng upuan niya, napaka-komportable. Nakakatuwa. Malawak yung upuan niya. Ganun din sa pillion, malawak-lawak din naman. Okay naman yung foam, hindi naman masakit sa puwet. So okay ang kanyang upuan. So yung comfort niya, wala kayong magiging problema dito sa long ride. Kasi yun, nailong ride ko na nga to. Mga ilang beses na okay na okay naman. Ayun, overall, okay ba kumuha ng Kimco Like 125? So well, sa 89,900 pesos, brand new. So okay na okay to. Isa to sa pinakapoging scooter out there na mabibili ninyo. Or pwede nyong i-avail. So ayun, may kita natin, guwapong-guwapo naman ng Kimco Like. So yun, bihira naman ang merong ganito. I mean, marami, pero hindi siya ganun kasobrang dami. And parts, so wala kayong paproblemahin sa parts kasi marami rin siyang aftermarket parts. Like JVT, meron din tong parts sa JVT and other brands. So matutuwa ka dito, pwede mong upgrade ang panggilid, pwede mong upgrade makina. So yun, kung gusto mong laruin yung mga ganong stuff, pwede pwede. And of course, meron sariling factory dito si Kimco. So ayun, parts, hindi kayo mamang problema sa parts ito. Okay na okay, kumuha ng Kimco Like. So sa 89,900 pesos, yun, pasok na pasok sa budget. Okay ang performance, okay ang itsura, okay ang tibay, supok naman ng tibay niya. The only thing na nagka-problema ako dito is itong yun, yung kanyang sa speedometer. But other than that, madali naman palitan yan. Actually, kapapalit ko lang nito and maling piyasa lang yung nabili ko, mas maikli. So kaya laging nabubunot itong sa speedometer gear. Pero overall, okay na okay itong Kimco Like 125. Usapang tibay, matibay din kasi nagkaroon na ako recently, last February, ng accident dito. So nabangga po ako sa intersection. So actually nakatawid na ako yun, bigla akong binangga sa side. The only thing na nasira dito, wala. Nagkaroon siya lang siya ng gasgas. So nagkagasgas lang siya rito, ayan, sa exhaust. Kasi dyan bumangga yung sasakyan. Kaya na yun tumilapon ako. And ang nakakatuwa, ang tibay ng kanyang fairings, lahat kapit pa rin. And walang gasgas. So bumagsak yan,
pakabila. Tapos yun, pakabila din kasi may tumulong, pabaliktad na mabumagsak yung bike. So, okay pa rin. Sobrang tibay na tong Team Collect 125. So, walang ibang damage na nangyari. Okay naman. Walang nabasag na ilaw. So, yun. Okay na okay. Sa tibay naman, okay. So, yun. Isa to sa favorite kong bike talaga. Itong Team Collect. Aaminin ko, ano, not to be biased, pero isa to sa, ano, talagang iname ko na magkaroon, Team Collect. Kasi matibay. And, ayun. Kimco is a well-known brand naman din sa Europe and dito sa Pilipinas. Okay din naman. Maganda rin naman yung reputation ng bike na to. And ayun, gwapo. Mapapagama lang kang naka-Vespa. Kahit hindi siya Vespa. So, okay na okay rin yung ganong image. Pero yun, mas gusto ko siyang as-is na like na tawagin. Kaya yun, in-badge ko siya para maguluhan yung tao kung ano itong bike na to. Pero yun, overall, pasok na pasok. Goods na goods. Kumuha ng Kimco Like 125. So yun, kung sino mo ito here guys, I hope you like this bike and this video, please share, subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. So yun, kung sino mo ito here po, bye and God bless.